Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Ano nga ba ang tunay na kulay o itsura ng impyerno? Yan ang alamin natin ngayon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa impyerno. Nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Ang malapit na kahulugan ng ayan na ito ay katotohanan ang impyerno o jahannam ang patutunguhan nila lahat. Yun ay si Iblis at ang kanyang mga tagasunod mula sa mga lahi ni Satanas at lahi ng mga tao na sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang impyerno na ito ay meron itong 7 pintuan. At ang bawat pintuan ito ay may mga tao o alagad ni Satanas na dito sila nababagay o dito sila makapasok. Sa panahon natin ngayon ay napakarami nating pwedeng makikita mula sa social media na mga imahe ng impyerno na kathang isip lamang. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Ano nga ba ang tunay na kulay o itsura ng impyerno? Yan ang alamin natin ngayon. Base sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abi Huraira, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, uqida 'alan nari alfasanatin hatta ihmarrat, thumma uqida 'alayha alfasanatin hatta ibyaddat, thumma uqida 'alayha alfasanatin hatta iswaddat fa hiya sawda'un muzlima. Nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na naisalaysay ni Abi Huraira. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang apoy ng impyerno ay sinindihan nito sa loob ng 1,000 taon hanggang sa ito ay naging kulay pula. At pagkatapos ay sinindihan pa ito ulit ng 1,000 taon hanggang sa ito ay naging kulay puti. At pagkatapos naman ay sinindihan na naman ito ulit ng 3 beses ng 1,000 taon hanggang sa ito ay naging kulay itim. At sa huli ay nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tunay na kulay ng apoy ng impyerno ay kulay itim. Dahil dito, nasabi niya na ang impyerno ay fahiya sawdaun muzlima, ito ay kulay itim na madilim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung titingnan natin ang mga deskripsyon na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kulay ng apoy ng impyerno ay napakalayo sa mga nakikita nating imahe ng apoy ng impyerno na kathang isip lamang mula sa iba't ibang social media. Ngayon ay titingnan natin kung ano nga ba ang pananaw ng pag-aaral o pananaw ng mga siyentipiko tungkol sa temperatura ng isang apoy. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, kapag ang temperatura ng apoy ay umabot sa 1,100 hanggang 1,500 ay ang magiging kulay nito ay kulay pula. At yan ang normal na apoy na makikita natin dito sa mundo ay kulay pula. At base sa kanilang pag-aaral, base sa pag-aaral nila, kapag ang temperatura ng isang apoy ay umabot sa 2,700, ay mag-iiba naman ang kulay nito, sapagkat ito ay maging kulay orange. At base na rin sa pag-aaral, kapag ang temperatura ng isang apoy ay umabot ng 5,500, ay mag-iiba na naman ang kulay nito mula sa kulay orange, papunta naman ito sa kulay puti. At kapag ang temperatura ng isang apoy ay umabot sa 6,500, ay ito ay magiging kulay violet. At kapag umabot naman ang init o temperatura ng isang apoy sa 9,000 degrees Celsius, ay mag-iiba na naman ang kulay nito from kulay violet, papunta naman ito sa kulay blue. At kung titingnan natin ang pinakamainit na temperatura ng apoy base sa mga nabanggit natin ay 9,000 degrees Celsius. At ito ay kulay blue.
At base sa pag-aaral ng mga siyentipiko, kapag ang temperatura o init ng isang apoy daw ay umabot sa mahigit 12,000 degrees Celsius, ay mag-iba na naman ang kulay nito sapagkat ito ay magiging kulay itim. At ang kulay itim na apoy ay malamang sa malamang na hindi pa natin ito nasilayan o hindi pa natin ito nakita dito sa mundo. Ngayon, balikan natin ang mga hadith o mga nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa impyerno. Nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Ang ibig sabihin nito, isang hadith na naisalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Ang apoy na ginagamit ninyo o ang apoy na nakikita ninyo dito sa mundo ay isang piraso lamang yan mula sa 70 piraso na apoy ng impyerno. Ang normal na apoy na makikita natin dito sa mundo ay kulay pula at ito ay may temperaturang 1,100 hanggang 1,500. Kung titingnan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang apoy na karaniwang makikita natin dito sa mundo ay isang piraso lamang mula sa 70 piraso na init ng apoy doon sa impyerno. Ngayon ay titingnan natin kung ano nga ba ang temperatura kapag i-times natin ito sa 70 times ang apoy na pangkaraniwang makikita natin dito sa mundo. Halimbawa, ang temperatura ng apoy na 1,100, kapag i-times natin ito sa 70, ang pwedeng mangyari o ang kalabasan nito ay 77,000 degrees Celsius. Kung titingnan natin ang 77,000 na temperatura ng apoy mula sa sinabi ng mga siyentipiko na temperaturang pwedeng maging kulay itim ay mahigit 12,000 degrees Celsius. Kung ibase natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kulay ng apoy sa mga nasabi ng siyentipiko o natuklasan nilang pag-aaral, ay makikita natin na sinabi ng mga siyentipiko kapag ang apoy ay umabot ang temperatura nito sa mahigit 12,000 ay ito ay magiging kulay itim. Ibig sabihin nito, totoo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kulay ng apoy ng impyerno ay kulay itim na madilim. Hanggang dito na lamang po mga kabangsamuro, sana meron tayong mapulot na kahit konting aral lang dito sa video natin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, huwag niyong kalimutan i-follow ang aming Facebook page at kung meron kayong mga katanungan o komento, pakisulat lamang po sa baba.